Good day to all my viewers out there watching. Wait lang. Mas maganda, bihis muna ako. Okay na. Game. Hi guys! This is the MTB adventure again. In this video, special vlog ko lang nanto, simple lang na vlog about mga old videos ko. This video presents a some kind of vlog and a little bit of background history kung paano ako nag-start pag mountain biking and also the channel. It all started when I watched some local riders practicing and I thought to myself na astig naman, gusto ko makipagsabayan sa kanila. Sana nga. In a couple of weeks, I bought myself a mountain bike. I went through a lot of long ride biking trips. And I got this feeling that napuntahan mo ang isang malayong lugar na hindi mo pa napuntahan gamit lang ang bike. Ito yung pumunta kami sa Mount Apo. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Ang layo nun. Napakalamig at sulit na sulit kasi matanaw mo yung view. Ito naman yung pumunta kami sa Eden. Malayo din ito sa Eden eh. Pakyat. Mahilig din ako magkuha ng pictures, mag-shooting ng videos while nasa lokasyon kami. Mahilig din ako mag-vlog. Kung nasa isang magandang lugar ako, kunin ko yung picture or video. Total, nag-video naman din ako sa sarili ko. I came up with the idea of creating some sort of a YouTube channel. And this channel was born. And first, just to store my videos. Yun lang yung reason ko. Upload ko yung videos ko at doon ka lang linalagay. But I realized that why not share your video and show it to others? Kung anong nalalaman ko or kung anong mga trails o mga lugar na napuntahan ko, pakita ko lang, share ko lang. There, I started a little step forward making mountain bike related videos. Sa mga pyesa, sa mga trails, or sa mga basic techniques. Even though my early videos might be the terrible ones, pinakalala. But I learned lessons naman and yun yung mga nalilista ko and I improved them as time passed by. Ito yung mga videos na first uploads ko. Nung una, nahihiya ako magpakita sa camera or even mag-usap sa harap. Di bale, masasanay din naman eh. Ito yung first video ko. I researched somehow to ganito ganyan in vlogging and also sa channel and even shooting techniques. Yung mga camera angles, basic camera angles and paano gamitin. Magkuha ng video gamit lang ang phone for starter pack. And the result for me is improving and I just keep it up. I enjoyed making videos mapa-informative katulad nito. This is one of my video, yung how to clean your suspension fork. And also entertainment videos katulad ng pupunta ako sa trail. Magkuha ko ng video ko, papakita ko sa inyo ang trail, or even simple vlogs makes me a productive person. But sometimes nakakapagod din eh. Mag-filming, mag-editing, mag-writing, mag-sulat ng script, or even thinking it's been a week or two since I have last posted a video. Kailangan na ulit gumawa ng bago. Para consistent eh. But overall, somehow I make you guys laugh or even smile your day. Ay sapat ng maramdaman ko at makita ko na na-entertain ko kayo.
one of my challenges in filming ay nasa, pag nasa lokasyon ako, tapos ako gawin ko lahat. I-set up po yung camera, i-set up po yung tripod, tapos yun, gawin ko yung mga action habang camera roll. Mapabukid na trail, mabato-bato man, or even sementadong kalsada ay game, para lang makuha ang specific shot na gusto ko. In reality, awkward talaga ako tingnan eh, mag-film, mag-kuha ng film. Pero despite of that, at least makuha ko yung gusto ko, mga perfect shots. Katulad nitong mga B-roll shots. Before I end, one tip, don't let filming ruin your ride. Just stretch some dirt and enjoy nature. Thank you so much again for watching, mga kapadyak. If you like the video, click the like and subscribe to my channel so that you can follow me on my next MTB adventure videos. Have a safe ride, guys!